Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Good morning. Ngayon ipag-aaralan natin. Finding the general rule or interim of a sequence. Sinabing general rule or interim, ito ay isang equation that defines a sequence. So yun ang ating pag-aaral. Paano kunin yung equation or yung rule or yung interim of a given sequence. Pero bago yan, dapat niyong malaman how to identify sequence. Whether it is linear in nature or quadratic in nature. Kasi magkaiba yung kanilang process paghanap sa rule or interim of the sequence. Iba yung paraan sa linear in nature at iba rin yung sa quadratic in nature. Ang kaibahan ng linear sequence that is linear in nature sequence that is quadratic in nature is the difference. Pag yung sequence ay magkatulad na sa first difference pa lang, then that sequence is linear in nature. When the sequence is magkatulad at the second difference, then that sequence is quadratic in nature. So that is example 2, 4, 6, 8. So paano kunin yung difference? Paano ba yung difference between 2 to 4? So meron kang 2, 4 to 6 is 2, 6 to 8 is 2, then 8 to 10 is 2. So this is the first difference. So pag sa first difference, magkatulad na lahat yung difference niya, then this sequence is linear in nature. Another example. 0, 3, 8, 15, 24. So, kunin natin yung first difference. Anong klaseng sequence to? 3, 5, 8 to 15 is 7, 15 to 24 is 9. So sa first difference, hindi sila magkatulad. Kunin natin yung second difference. 3 to 5 is 2, 5 to 7 is 2, 7 to 9 is 2. So sa second difference, second difference, saka pa sila naging magkatulad. So therefore, the sequence is quadratic in nature. Yan. So ganyan lang pag-identify if the sequence given is linear in nature or quadratic in nature. So linear, first difference, magkatulad na yung difference. Quadratic, the second difference na sila magkatulad. So ngayon, let us start how to find the general rule or the interim of the sequence. So, mayroong tatlong gagawin. Una is yung inspection method. So, inspect mo lang kung ano yung pattern or the rule of the sequence. I-observe mo lang kung ano yung mga posibleng pattern niya. So, in this case, when this is our first term, 1. When n is 2, the second term is 4. N is 3, this is our third term, fourth term, fifth term. So, when n is 1, 1. When n is 2, 4. When n is 3, 9. N is 4, 16, and N is 5, 25. So, pag kung na-observe nyo yan, para lang siyang yung number of term o yung N is square mo lang, makukuha mo na yung term. 2 square, 4. 3 square, 9. 4 square, 16. 5 square, 25. So, yung pattern nito, or yung rule niya is N. Yung N, yung mga numbers na yan, i-square mo lang, makukuha mo na yung term. Okay? So, when N is 6, 6 square, 6 times 6, 36 yung sunod. Yung n is 7, 7 square, 49. And so on. So may mga sequence na madali lang ma-predict yung kanyang rule. So, idaan mo natin sa inspection. So, ganyan pag-inspect, no? So, tingnan mo lang kung ano ang ginawa sa n or sa number of term. So, the rule for this, rule for this sequence is a sub n equals n squared. Now, 2, 3, 4, 5. So, find the equation a sub n equals ano yung rule ng sequence na yan? Rule that define the sequence. So, inspect. Ano yung pattern? Ano yung ginawa niya sa ating n? When n is 1, 2. When n is 2, 3. When n is 3, 4. When n is 4, 5. So, ano nangyari sa ating n dyan? So, by observing, when n is 1, nadagdagan si n ng 1. Naging 2. When n is 2, nadagdagan siya ng 1. Naging 3. When n is 3, nadagdagan siya ng 1. Naging 4. When n is 4, nadagdagan siya ng 4. Naging 1. Yung 5. And so, una yan. Continue. So, therefore, may idea tayo na si n ay dinagdagan lang ng 1. So, ating magagawang equation dyan, ating rule na establish based on the pattern ay n plus 1. So, ito yung kanyang rule of the sequence. When n is 3, 3 plus 1, 4. Yan. When n is 3 or the third term is 4. When n is 4, no, 4 term, 1, 2, 3, 4. So, n is 4. 4 plus 1, 5 yung sequence. See? And so on. So, paghanap mo sa rule ng mga sequences without solving, yung titingnan mo lang is yung si n.
n. Dito makikita yung pattern ng sequence kay n. When n is 1, 2, 3, 4. So, titingnan mo lang si n. Ano ang ginawa kay n para makuha yung sequence? For instance, 3, 6, 9, 12. So, sa pattern na yan, tingnan mo yung kung ano yung ginagawa sa n. So, n is 1, it becomes 3. So, may idea ka na 3 is multiplied by n. Kasi yung n is 1, naging 3 yung first term. So, therefore, may 3 siya. No? 3 times 1, 3. So, pag n is 2, 6. N is 3, 9. 3 times 2, 6. 3 times 3, 9. 3 times 4, 12. And so on. So, ganyan pag-predict sa mga pattern. Posible yung n is minumultiply ng any number or kinakaltasan or dinadagdagan. Another example, 0, 1, 2, 3, 4. So, yung first term, n is 1, 0. Yung second term, n is 2, 1. N is 3, 2. So, observe yung pattern niya. When n is 1, nabawasan siya naging 0. When n is 2, nabawasan naging 1. N is 3, nabawasan naging 2. So, may idea ka na nag-deduct ng 1. So, meron kang n minus 1. Yun yan, pag-predict sa mga pattern ng sequence. Another sequence, 1, 8, 27, 64, 1, 25. So, tingnan mo yung sequence na yan. When n is 1, 1. When n is 2, 8. When n is 3, 27. So, mag-isip ka ng pattern kung ano yung ginagawa natin sa kay n or number, the term. Number term, 1, 2, 3, 4. So, sa n is 1, 1 pa rin siya. When n is 2, naging 8. So, kailan ba maging 8 ang 2? When n is 3, naging 27. So, yung pattern niya. Kailan ba maging 27 pag n is 3? The third term, maging 27. So, yung idea mo, 2 times 2 times 2, 8. 3 times 3 times 2, 27. So, minumultiply yung 3. 3 times. Yung 2, 3 times din. So, meron kang yung n, itong mga n na to, is being multiplied 3 times. So, n cubed. So, multiply mo siya 3 times, meaning yung exponent niya 3. Multiply the base 3 times. When n is 2, 2 times 2 times 2. So, 8. 2 cubed. When n is 3, 3 cubed. 3 times 3 times 3. 27. When n is 4, 4 cubed. 4 times 4. Times 4. 16. 16 times 4. 64. And so on. 5. So, ganyan paghanap ng rule or interim the sequence by inspection. Pero hindi lahat ng mga sequence madaling makita yung pattern niya. May mga sequence lang na ganito na hindi magandang solve. Observe lang ng pattern. Meron din mga sequence na mahirap i-predict yung kanyang pattern or yung equation niya. So, una, pag ganyan, mahirap siyang i-predict. So, negative 2, 0, 2, and 4. So, yung unang gagawin is to identify if the sequence is linear in nature or quadratic. So, titingnan natin yung kanyang difference. Negative 2 to 0. Ano bang idadagdag sa 0 para maging negative 2 para 0? So, positive 2. Ang difference niya. 0 to 2, positive 2. 2 to 4, so 2 plus 4, so 2 pa rin. 2 yung kanyang first difference is 2. Lahat. So, nagkatulad na sila lahat at the first difference. So, ibig sabihin, ito ay linear in nature. So, may paraan paano kunin yung sequence or n-term of sequence which is linear in nature. When n is 1, ito yung mga number of terms natin. First term, second term, third term, fourth term. So, negative 2, 0, 2, and so on. So, halang dalawa. When n is 1, yung sub 1 niya, negative 2. When n is 2, yung sub 2 niya, 0. Yan. Nagawa tayo ng equation. So, gagamit tayo ng linear equation given by a sub n equals a times n plus p. Gamit ang values na to, gagawa tayo ng dalawang equation. Substitute natin si n at saka si a sub 1. So, when n is 1, the value is negative 2. So, negative 2 equals a times 1 plus b. Sa kabila, n is 2. So, a sub 2 is 0. 0, yung 0, equals a times 2 plus b. Equation 1, negative 2 equals a plus b. A times 1, a. Equation 2, 0 equals a times 2, 2a plus b. So, may dalawa tayong equation. Ang problema natin, hahanapin natin yung value ni a at saka ni b para makuha natin yung equation na ito. Ito yung hinahanap natin rule sa ating sequence. So, anong value ni a, anong value ni b? System of linear equation, gagawa tayo ng elimination method. So, mag-elimination tayo dito. Kahin natin yung negative 2, a plus b. Yung isa is 0, 2a plus b. Multiply natin to ng negative 1 para maging negative si b, cancel out. So, magiging distribute, negative by negative, positive, negative a, maging minus b. And copy, 2a plus b. So, dito yung b, i-add natin yan, maging yung like sign yan. So, wala nang b. So, negative positive, maging positive a, 0 plus 2, 2. So, a equals 2. So, may value na yung a, value na si a. So, yung b na lang yung kulang. So, solve for b.
gagamitin natin yung either itong equation or first equation or the second equation. Equation negative 2 equals a plus b. Since a equals 2, substitute. Negative 2 equals 2 plus b. So yung a, substitute. So for b, i-transpose natin yan. Gagamitin ng transpose, mas madali. Negative 2 minus 2 equals b. Negative 2 minus 2, add two numbers, subtract two numbers, change the sign of the subtrahend. So negative 2, negative 2 plus 9. Change the sign of the subtrahend, negative, then proceed in addition. So to add two numbers with like sign, add the numbers, negative 4, copy the common sign, negative, so b. So the equation na hinahanap natin is a sub n equals a equals 2n, then b is negative 4 minus 4. So the equation ng sequence na ito, negative 2, 0, 2, 4 is 2n minus 4. To check, when n is 1, maging 2 times 1, 2 minus 4. 2 minus 4, negative 2. Kuha ang first term. When n is 2, dapat 0 ang result. So when n is 2, 2, n is 2 times 2 minus 4. 2 times 2, 4 minus 4, 0. So ito na yung sequence. Ito na yung rule in term ng sequence na yan. Another example, find the n-term of the sequence 3, 5, 9, 15, 23, 33. So, observe that the n-term of the given sequence ay hindi madaling makuha yung rule niya, yung n-term. So, isusolve natin to algebraically. Nagamit tayo ng algebra. Una, gagawa tayo ng table. So, yan yung table. Pangalawa, hanapin difference. Find the difference in each term of the sequence. So, kita niyo dyan sa difference niya, sa second difference, na sila nagkatulad. Sabihin, ito ay quadratic in nature. So, pag quadratic in nature, gagamitin natin yung quadratic equation na ito to get the n term of the sequence. So, paano gawin? We have to solve for the values of a, b, and c of this quadratic equation. So, kailangan natin ng tatlo, at least three equations to begin. Paano gawin yung tatlong equation? So, from the table, when n equals 1, a sub n equals 3. When n equals 2, a sub n equals 5. When n equals 3, a sub n equals 9. So, gagamitin natin ang tatlong values na to create three equations. Mula dito, substitute the values of n and a sub n. So, una, dito tayo sa n equals 1. So, a sub n is 3 equals a times 1 squared plus b times 1 plus c. Substitute n. So n. Simplify. That is 1 square is 1. 1 times 1, 1 times a. Plus 1 times b times 1 is b plus c. So, meron tayong equation 1. For equation 2, gagamitin natin yung n equals 2. Substitute a sub n, 5. Equals a n. N equals 2. Square plus b n plus c. No, n. N equals 2. Simplify, 2 times 2, 4 times a, 4a, plus 2b, plus c. So, meron natin equation 2. Dito tayo sa n equals 3. A sub n equals 9, equals a times n, n. So, 3 square plus b times n, 3 plus c. Simplify 9 equals 3 squares, 3 times 3, 9, times a, 9a, plus 2b times 3, 3b, plus c. So, meron tayo equation 3. Sunod, elimination method yung apply natin. The first step is subtract equation 1 from equation 2. So, equation 2 minus equation 1. So, equation 2 is 4a equation 2 minus equation 1. 4 minus a, 4a minus a is 3a. 2 minus b equals b. C minus c, 0. So, wala na yan. 5 minus 3, that is 2. So, meron tayong equation 4. Okay, equation 4. Then, next, subtract equation 2 from equation 3. So, a, 3, equation 3 minus equation 2. So, equation 3, 9a, so equation 3 minus equation 2.
Okay, simplify. So, 9 minus 4, 5, A. Plus, 3B minus 2B, 3 minus 2, 1. So, meron na lang B. So, si C, 0 na. Plus, 9 minus 5 is 4. So, meron tayong equation 5. So, makita nyo sa 4 at 5, magkatulad na sila binomial na lang. So, sa binomial na yan, pwede na rin natin silang gamitan ng elimination para makuha natin isang value ni A or hindi A or B. Step C. So, in this step, we subtract equation 4 from equation 5. So, equation 5, babawasan natin ng equation 4. So, sa equation 5 is A, 5A plus B equals 4 minus equation 4 is 3B, 3A plus B equals 2. So, yung minus natin yan, 5 minus 3, that is 2A. So, yung B, B minus B, 0. So, wala na. 2, 4 minus 2, that is equal to 2. So, meron na tayong 2 equals 2. So, for A, we simply divide this by 2, both sides. So, to divide 2, wala na 1. So, A equals 1. So, may value na tayo sa A. Solve for B. Lakunin yan. So, magana, pipili ka lang sa equation 4 and 5 na pwede mong gamitin. Okay? So, to solve for B, gagamitin ko yung equation number 4. Depende, pwede naman number 5, pwede rin 4, so 4 na lang. So, equation 4, 3A plus B equals 2. So, for B, A equals 1. So, B, we are going to find the value of B. So, substitute A. So, this 3, A is 1. So, 1 plus B equals 2. 3 times 1, 3 plus B equals 2. So, to solve for B, i-isolate natin yung B. Lipat si 3 sa kabila. So, B equals 2 minus 3. So, B equals negative 1. 3 minus 2 is negative 1. So, meron tayong A. May value na rin sa B. Yung C na lang yung hanapin. To find the value of C, pipili tayo sa tatlong equation from 1 to 3. Yung tatlong equation na yung pilihan natin na gamitin para makuha si C. Solve for C. So, to solve for C, pipili tayo sa tatlong equation. Ayan. So, yung gagamitin ko is ito. A plus B plus C equals 3. So, yung value ni A is 1 and B equals negative 1. So, C na lang yung kulang. So, substitute A, 1 plus B equals negative 1 plus C equals 3. So, 1 plus negative 1, 0. So, therefore, C equals 3. So, kompleto na yung ating values of A, B, C. A, B, C. So, to find the equation of the sequence, so, isa-substitute natin yung values of A, B, C dito sa quadratic equation na to. So, therefore, the equation is T sub n equals A equals 1. So, 1 times n squared. So, B equals negative 1, so minus n. And C equals 3 plus 3. So, yung sequence na yon, yung kanyang rule or yung interm niya is ito. A sub n equals n squared minus n plus 3. So, yan pagkuha ng rule ng sequence, which is quadratic in nature. So, follow nyo lang yung step na yun. Okay? Oh my God! Wow!